Assalamualaikum mga pagar. Ngayong araw na to, naisipan gawa ng makapuno fruit salad para pang iftar namin mamaya. Yan lang ang mga ingredient na kakailanganin. Ang Mr. Gulaman Buko Pandan Flavor. At dahil wala tayo sa Pinas, syempre, shredded yung coconut na frozen. Isang latang sliced pineapple, gusto ko lang lagyan. Isang latang fruit cocktail din. Condensed 3/4 lang. Dahil masyado naman tamis ang pagmamahal niya sa akin. Isang latang cream. Kasi tigas ng puso ng jowa mo. Pag kumpleto na ingredient mo, syempre magsisimula na tayo magluto ng gulaman. First, ang gulaman muna. Kumuha ng kaserolang malinis, ilagay ang gulaman at lagyan ng sugar ito ayon sa tamis na gusto mo. Nilagay ko is 2 liters na tubig. Pero ang nakalagay sa sachet is 1.5 liter. Gusto ko lang kasi lagyan ng mas maraming tubig para malambot lalo ang jelly. Haluin lang hanggang sa matunaw ang jelly at ang sugar bago ito iluto sa mainit na kalat. Kapag kumulo na ganyan, pwede na siyang hanguin dyan at ilagay na sa malinis na lagayan para ilagay na siya sa tray para tumigas. Ganyan. Ilagay sa pinakataas ng tray para mabilis ito tumigas. Habang hinihintay na tumigas ang jelly, syempre, paghalu-haluin mo na ang ingredient na gusto mong ilagay. Huwag mo nang hanapin yun, masaya na yun sa iba. Itong sliced pineapple, tinanggal ko nga pala yung syrup niya dahil hindi naman pwede ilagay. Hindi naman sopas ang gagawin natin para may sabaw. Pati yung fruit cocktail, tinanggal ko rin yung syrup niyan. Yung mga syrup niya, nilagay ko sa malinis na bowl at nilagay ko sa rep at inumin ko later. Dahil hindi ako mahilig sa matamis, syempre hindi ko lahat nilagay ang condensed. Sinabi ko kanina, nilagyan ko na ng sugar yung gulaman bago ko iluto. Pero nasa sa inyo naman yan kung gusto niyo ng matamis. Depende yan sa panlasa natin. Ako kasi sobrang tamis na yung pagmamahal niya sa akin. Pag nailagay na lahat ng mga ingredients, syempre halu-haluin ito hanggang sa magsama-sama. Tulad ng ginagawa ko, hinalo-halo ko. Kapag nahalo-halo muna, iset aside mo muna at i-check mo ang jelly sa rep kung tumigas na ito. At kapag ganyan na siya, islice lang siya ng mga maliliit tulad niyan. Dahil gusto ko nga na pinong-pino, lalo ko pa siyang hiniwa ng mga maliliit. Tulad ng pasensya mo sa kanya, maliit na lang. Sabi ko nga, kanya-kanya tayo ng trip. Pwede rin naman laki ang hiwa kung yun yung gusto mo. Bago mo pala hiwain yung mga jelly, syempre kailangan mo munang maghugas ng kamay para malinis. Ako naghugas na ako niyan, guys. Sa paghiwa ng jelly, mahirap talaga. Pero yung iba, gumagamit sila ng pangkudkud ko. Kaso, andito nga tayo sa abroad, syempre walang ganun dito. Wala akong nahanap na ganun, pero mas madali yun, for sure. After ko mahiwa ng pag-cubes, hiniwa-hiwa ko ulit ng ganyan siya para pinong-pino talaga yung jelly. At pagkatapos naman mahiwa ng mga pinong-pino, paghalu-haluin na lahat. Tulad ng pagpapaikot ng jowa mo sa iyo. Pag nakamix na lahat, ilagay ito sa ref. Hanggang sa lumamig tulad ng pagmamahal ng jowa mo sa iyo. Ito nga akin, 5 hours ko nilagay sa ref dahil nga matagal pa ang iftar namin. 5 hours pa bago ang kainan namin dito sa Saudi Arabia.